Hello po sa inyo lahat. Bali, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong ginawa nating tool na POS system. Okay, irara natin. Open. Ayan. Open niya, maglalagin muna tayo. Login. Username. Password. Ayan. Bali, ito yung POS system. Especially, magagamit ito ng mga especially dito sa Japan, yung mga merong Philippine store. Ayan. Bali, ito ay POS and Sales Database Management System. Ayan. Pakita ko yung inventory database. Pakita ko muna itong inventory database. Ayan, open natin inventory database. Ayan. Bali, ito yung mga data. Nag-umpisa yung code sa 500, yung item code. Ayan, bali. Ayan. Bali, yung database natin ay umabot na sa bali 341 lahat yung data. Ayan, ito yung available stock, mabilis makikita. Yung item cost per piece, makikita rin dito. Ayan, yung selling price, tsaka kung kailan binili, at yung username, makikita rin dyan. So, sa ngayon, dito muna tayo sa POS. Ipakita ko muna sa inyo yung POS kung paano gamitin. Dito, input natin yung kung ano yung item code ng product. For example, yung item code ay 505. Then, pwedeng itong click yung search or pagka-input ng code, press lang natin enter. Ayan. Bali, ito ang item code ng Alaska Evaporada 370 ml, merong available stock na 20 pieces. Ayan, yung selling price niya 308 yen. Tapos halimbawa may bumili ng isang piraso, input lang natin dito 1, then enter. Ayan. Tapos yan, meron dito siyang yan, total price, yung amount received, saka yung change, makikita rin dyan. Then mamaya, ipiprint natin yung resibo. For example, meron pa isang in order, bawa 506 naman. Ayun din. O, try natin iba. 500. At tingnan natin. 600. Ano ba yung laman ng 600? Ayan. Nor. Tamarind soup na 44 grams. Ayan. Halimbawa, order na bumili ng 3 piraso, then enter or check out. Ayan. Automatic na nalagaan yung total price niya. Nag-increment. O, halimbawa, meron pa ulit 601 na code. Laurel na 10 grams. Kung ilan yung bibilin, bawa 2 pieces. Halimbawa, pag merong discount, pwede rin discount. Pag magbibigay ng discount, i-click lang tong
lalagyan lang ng check on tong ano, discount. Kung ilang percent yung discount, halimbawa 10% na discount, ayan, automatic mababawasan yung ito ang nagiging selling price mo, 99 na lang. From 110, binigyan natin ng 10% na discount, naging 99 yen na lang. So, 99 yen, dalawang piraso, 198. Tapos, kung gusto nyo makita ang ito, pag kinilig ito, dito natin makikita yung, oops, sorry. May babaguhin tayo sa system. Makikita din natin dito yung item cost at saka yung profit. Babaguhin ko pa to, may ano ba yung system. Yung profit, makikita natin dyan, natakloban eh. Mamaya, babaguhin ko. Yung item cost, makikita rin dyan. Yung profit, tsaka yung tax. Ayan. Babaguhin ko yun later. Medyo hindi ko napansin yun, naligtan ko. So, ayan. Pag tapos na, bawa, ito yung lahat ng bibilhin. Oh, check out pala, check out. Ayan. Okay na, pag magbabayad na, bawa ang na-receive natin na payment, yung receive na amount is 1,000 yen. Ito ang magiging change niya, yung sukle, 137 yen. Tapos, ayan, print receipt. Bali, ito yung printer natin. Ayan, maliit lang yung printer ng mga resibo. Bali, ang size ng papel nito is 80 centimeter nga, yung size ng papel. So, yan. Pag kinilik natin yung print, ipiprint niya yung resibo. Then, try natin, i-click yung print. Yan. Automatic, nag-print yung resibo. So, ayan. Yung resibo. Ayan, makikita dito yung sa yung pangalan ng store, address, cellphone number. Ayan, cashier name, kung kailan binili. Tapos ito yung mga item na binili. Tanggalin natin yung AutoCAD na rin yung ano, printer na yun. Ayan, check lang ha, ayusin ko lang yung resibo. So, ayan. Pakita yung item name, yung item code na andyan, yung price, kung ilang piraso ang binili. Ayan. Tapos, yung total na binili, saka yung cash na binigay, yung binayad, yung sukle. Ayan. Yan po ang resibo na lalabas. Tapos niyan, click natin ang paid para mag-reset na itong ano. Ayan. Tapos niyan, makikita natin yan. Pag gusto natin makita yung mga record natin ng sales, kiklik lang natin itong sales, open sales database. Ayan. So, ayan. Ito yung total for the month of May and yung total na sales. Kung magkano yung total ng item cost, total sales, yung income, saka yung tax. So, yan yung mga sales for the month of May. Makikita rin dyan. Tapos, pag gusto makita yung summary ng sales, ayan, ito. Makikita rin dito yung itong monthly sales summary report for the month of May 2022. So, nandito ang total item cost, total sales, yung purchase,
pag may binili kayo na item na paninda, lalabas ng JAM, yung expenses, kung bayad sa shop, ayan. Tapos ito yung profit, sales profit, yung total ng income, total ng tax, ayan. Malinante rin yung total cash on hand. So ayan, balik muna tayo dito sa focus system. Medyo ano na, kasi marami na tayong database, nasa ano, 340 na. Ayan, matagal, medyo matagal mag-read. So ayan, bali hanggang dito na lang muna at may babagoyin pa ako sa system.